Ayun oh! What's up mga ka-business? This is Nelson Cabrera. Welcome to the Business TV Vlog. Okay, so mga kapatid, kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, please don't forget to click subscribe and then push the notification bell. Then after push the notification bell, may makikita po kayo dito all. Just click all para po updated kayo sa lahat po ng mga video na i-upload natin para po pag na-upload natin yan, ma-notify po kayo na meron po tayong video na papanoorin mula sa inyong lingkod. Okay? So, pag-usapan po natin ngayon yung mga bagay na papaano ba mag-succeed sa isang business. Okay? Ito po yung sarili kong pananaw, no? Ito po ay tip sa sarili kong pananaw kung paano po ba tayo nagsasucceed sa isang business. Okay? So ako po, marami na din po ako pinasukan na business, pero once and for all, siyempre meron po tayong tinatawag na focus. Doon po tayo doon sa kung saan po tayo magaling, doon po tayo sa focus natin. Okay? Kung saan po tayo nagpa-prosper, doon po muna tayo mag-focus. Kasi otherwise, opportunity knocks only once. Okay? Pag pambihira po talaga yung pagkakataon na opportunity knocks everywhere. Nasa atin lang po yan kung kailan po natin ito kukuhanin. Okay? Lagi pong nandyan yung opportunity. Yung pagkatok po niyan, lagi pong paminsan-minsan lang. Pero ang opportunity, nandyan lang po lagi yan. Nasa sa atin lang po yan kung kailan natin gagawin. But now, ito po ako at pag-uusapan po natin yung mga bagay-bagay at mga tips kung paano o bakit nagiging successful ang isang business. Okay? So, ito po yung isa. Number one, right plan and goal. Okay? So, ano po ba ibig sabihin ng right plan and goal? Marami kasi sa mga entrepreneur is wala pong plano. Okay? So, walang malinaw na goal para sa business na ginagawa nila. Okay? Nakakita ka na ba ng isang mataas na building? Or maybe isang magandang tulay? Okay? So, sa palagay mo, maitatayo ba to kung hindi nagplano? Okay? Maitatayo ba ng matibay o isang maganda kung walang mahusay na pagpaplano? Okay? So, sa palagay mo, kung maglalaro ka ng basketball, kahit magaling ka namang mag-basketball, okay? Pero, wala kang nakikitang rim. Or else, sa isa namang soccer field, kung wala ka namang nakikitang goal. Di ba? So, sa palagay mo kaya, gaganahan ka bang mag-basketball? Gaganahan ka ba kayang magtatakbo, mag-soccer dyan, kahit napakalaki at napakagandang soccer field na yan? I think hindi. Tama po ba? Kasi wala kasi tayong goal na i-hit. Okay? So kung malinaw ang plan mo, kung malinaw ang goal mo, of course, malinaw na success ang patutunguhan mo. So okay? Just only tip number one. Write your plan to hit your goal. Meron tayong kasabihan, most people not plan to fail, pero they failed to plan. Bakit? So, ibig sabihin, malinaw-malinaw, yung ibang mga tao is hindi po nila pinlano na sila ay mag-fail. Okay? Ang pagkakamali po nila, ang pagiging fail po nila ay hindi po sila nagplano. Okay? So, maliwanag na maliwanag po, write your plan to get your goal. Number two, get started immediate action. Okay, so ano po yung sinasabi ko? Sa previous vlog po natin, yung sinasabi ko na kailangan po nating aralin o alamin po yung mga basic para po ma-present natin ng magandang maganda or ma-present po natin kung ano po yung business na ino-offer natin sa ating mga kliyente. Okay, so but ibig sabihin, once na nailatag mo o maisulat mo na malinaw ang plano mo and goal mo sa business mo, okay, next step naman, kailangan mong gawin ay yung immediate action. Okay? So, paano natin gagawin yan? Kasi almost, marami pong entrepreneurs, no? Maraming entrepreneurs na nagiging failures dahil ito po yung nami-miss nilang gawin. Okay? So, yung mga karamihan po, hindi naman ko po sinasabing lahat. Halos karamihan po, no? Halos karamihan. Kailangan muna kasi nilang pag-aralan lahat ng action. Halimbawa, yung tinuro ni Upline, kailangan nilang sundan yung fat na yun. Pero, ang nakakalimutan po nila is to take their action. Okay? So, ang gagawin po natin, kung ang isang bagay ay medyo meron ka ng kaalaman,
Kasi po ang mali ng karamihan ay yung kailangan muna nilang maging magaling. Okay? Kailangan ko muna, halimbawa ako, kailangan ko muna maging magaling. Kailangan ko muna maging mahusay bago ako gumawa kasi nakakahiya naman, okay? Pero hindi nila alam na on the way, all throughout, na kapag tinataha mo na yung negosyo na yan, kapag ginagawa mo na yung negosyo na yan, all throughout, natututunan mo na yan. Nagiging magaling ka na yan. So, ibig sabihin, ang kailangan po natin is consistency. So, ano ibig sabihin ng consistency? Yung tuloy na ginagawa mo everyday na magiging normal na buhay para sa'yo. Okay? So, papasok po dyan yung isang sistema. Ano po yung sistema? Ang sistema po, nakapasok na yan sa sarili natin. Okay, ano ba yung sistema sinasabi ko? Minsan, iisipin natin na ang cellphone, okay, yung cellphone, ito, yung cellphone natin. Sa palagay mo, makakaalis ka ba ng bahay kung wala kang cellphone? Di ba? So, marami po sa atin na ibig sabihin kapag kagis-gising pa lang natin, after pagdilat ng mata, pray, and then hahanapin kagad yung cellphone. Okay? So, hindi po makakaalis ng bahay or hindi po sila makakapunta sa ibang lugar kapag walang cellphone. Bakit? Ang cellphone po ay kasama na sa sistema. Okay? So, ibig sabihin, ang goal na gagawin mo dito is magkaroon ka ng sistema sa sarili mo. Okay? So, ibig sabihin po, yung sinasabi ko, hindi mo kailangan maging magaling para po magsimula. Gagaling at gagaling ka kapag ginagawa mo yan araw-araw. So, ibig sabihin, ganito, kapag may narinig kang isang kanta, yung hindi familiar sa'yo pero nagandahan ka sa tunog. Okay? Siyempre, pag nagandahan ka sa tunog, ayan, papakinggan mo yan. And then suddenly, after a day or after a week, narinig mo ulit yan, siyempre, medyo sinasabay-sabayan mo na. Diba? Kasi maganda eh. Gusto mo yung ginagawa mo, gusto mo yung kinakanta mo eh. So, sinasabayan mo na. Sa susunod na marinig mo yan, kinakanta mo na, sinasabay-sabayan mo na, at kabisado mo na yung lyrics. Okay? So, ibig sabihin, kapag halimbawa, napunta ka sa isang lugar, diba? Napunta ka sa isang lugar, narinig mo yung kanta, kukuhanin mo ngayon yung mic. Halimbawa, nasa isang birthday party ka ng mga kaibigan nyo. Narinig mo ngayon yung tugtog na yan. Op, sandali. Akin na yung mic, ako na ang kakanta. So, nakuha nyo po yung logic ko. So, ibig sabihin, kapag palagi mo siyang naririnig, kapag palagi mo siyang ginagawa, makakabisado at makakasabisado mo, gagaling at gagaling ganyan. Okay? So, hindi ibig sabihin, kailangan mong maging magaling para po mag-start sa inyong negosyo. You need to take action para po makapagsimula ka, para po magawa mo yung gusto mo, para magtupad mo yung goal mo sa buhay. Okay? So, number 3, treat your business seriously. Okay? Okay, meron po kasing mga negosyo na sa tingin mo is full-time. Okay? Pero sobrang successful yung mga owners nito. Napakarami po, halimbawa, simpleng-simpleng lugawan, bargeran, o kaya po mga paresan, di ba? So, napakasimpleng business po niyan. Okay? Pero, hindi mo alam na yung may-ari ng mga entity na yan, ng mga negosyo na yan, okay? Mayaman na sila. At very successful po sila. Okay? So even though kahit sino po, simple, yung gumagawa ng mga toothpick. Okay? Sino nga naman na magkaka-interest sa ibenta yung mga toothpick na yan? Siyempre, napaka-simple, di ba? Simpleng-simpleng negosyo. Okay? Pero, kapag ginawa mo, kahit simpleng negosyo, kung ikaw ay seryoso doon sa ginagawa mo at seryoso ka na patakbuhin ang isang negosyo, kahit ano pa man yan, kasi meron kang goal sa buhay na gusto mong marating. Ano yon? To become successful. Tama ba? Okay, so ganito po yan. As long as na siniseryoso mo, as long as ginagawa mo, as long as isinasa puso mo, kahit ano pang business yan, kung seryoso ka, magiging seryoso din ang resulta mo. Simpleng-simple lang po yan. Make it seriously. Okay? Isa puso mo yan, isa buhay mo, and then, do not forget your goal. Yan lang po yan. Okay? Tip number 4, have patience. Okay? Maraming mga magagalingin na entrepreneur. Okay? Pero, dito po sa tinatawag na network marketing or internet marketers, nagpe-fail po yung karamihan. Bakit? Dahil wala silang patience. Okay? Hindi sila makatagal. Walang pasensya. Okay? Mabilis silang mainip kasi gusto ng iba diyan pag membership na, okay, magsa-sign up, magbabayad ng membership, gusto nila kumita kaagad sila. Kailangan after a day or overnight.
kailangan makuha na yung ROI. Kailangan ng magkaroon ng resulta. Kailangan ng kumikita. Okay? So, paano gagawin yon? Wala pong overnight success. Tama po ba? Okay. Dahil yung iba po, bakit sobrang successful naman yung ibang entrepreneur? Okay? So, dito po, sa pagiging magiging pasensyoso, kailangan hindi ka nagmamadali. Okay? Kasi kung mabilis kang mainip, walang mangyayari. Diba? Wala talaga mangyayari na kailangan mo lang gawin ay mahintay mo o maani mo rin ang tamang bunga. Yun lang yun. Wala kang ibang gagawin. Just wait, have patience, magtrabaho, darating at darating ang panahon. Maani mo rin yung fruits ng iyong tinatawag na labor. Tama po ba? Kahit na sino mga successful na tao, natanungin mo, walang overnight success po talaga. Okay? So, lahat ng bagay ay may value at pinaghihirapan. Walang puno na itananim na, okay, tinanim ko yan sa umaga, and then kinabukasan, kikita ka na ng maraming pera dahil namunga na siya. Hitik na hitik sa bunga. Meron po bang ganun? Wala, di ba? Definitely. It takes time para sa pag-ani. Okay? It takes time. Kailangan mong trabahuin, i-workout, palakihin, palaguin at alagaan. Ganyan din po yung gagawin natin dapat sa ating magiging negosyo. Okay? But, kailangan mo muna magkaroon po ng seryosong goal para sa sarili mo. Okay? Wala pong nagtanim na hindi po umani. Tandaan po natin yan. Sabihin mo namatay. Bakit namatay? Kaya hindi ako umani. Kasi hindi mo inalagaan. Tama po ba? Kung ang isang bagay, kapag iningatan po natin, hindi po yan masisira, hindi po yan mawawala. Diba? So, ibig sabihin, have patience, maghintay po tayo ng tamang panahon at darating po yung ating fruit of labor kung tayo po ay seryoso sa ating ginagawa, and at the same time, kailangan po natin talagang gawin yung mga bagay na gusto natin para makuha natin yung ating gustong makamig sa buhay. Okay? So, tip number 5, help as much as you can. Okay? Narinig mo na ba yung famous na kasabihan na give people what they want and get what you want? Tama po ba? Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit sobrang successful ang mga karamihang entrepreneur. Bakit sobrang success? Bakit sobrang successful ang Disneyland? Okay? So, kasi gusto ng mga tao yung lugar na walang lungkot. Kasi lahat masaya. Nag-aawitan, nagsasayahan, nagsasayawan yung mga tao. Sa Disneyland, ride all you can. Okay? Walang malungkot doon. Lahat doon nagsasaya. Okay? So, bakit sobrang successful ang Facebook? Kasi gusto ng tao na mahanap, makontak yung mga friends and relatives sa matagal na hindi nakikita, yung mga classmates. So, binigay sa kanila ni Facebook yung gusto nila. At si Facebook, siyempre, nakuha rin yung gusto niya. Okay? Help as many as you can with your opportunity, products, and services. Okay? Uulitin ko po. Give people what they want and you get what you want. Okay? Ibigay mo daw sa tao kung ano yung kailangan nila, and at the end of the day, kung ano man ang gusto mo at kailangan mo, ay maibibigay din sa'yo. Okay? Tip number 6, don't let anyone or anything knock you down. As long as tinatahak mo yung road to success, okay? Along the way, madaming pipigil sa'yo. Tao, bagay, o mga pangyayari na hindi mo naman inaasahan. Kung kailan ka nag-decide na makakuha o makakita ng success, doon magsisilabasan yung mga challenges sa buhay mo. Okay? Madaming nagda-down sa'yo. Lalo kung nakikita nila na umaangat ka. Siyempre, normal lang yun. Kasi hindi nila kayang mangarap na kagaya ng pangarap mo. Okay? Ang gagawin nila ay sisirain nila ang pangarap mo para maging ka-level ka rin nila. Yan, dyan sila magiging masaya. Or may mga pangyayari na minsan sa buhay mo na hindi inaasahan para subukan ng tibay mo. Diba?
So, face the challenges. Huwag na huwag mong hahayaan na i-down ka ng mga ito. Hindi mo maaabot kung ano man yung dreams mo. Diba? O, okay, ganito lang yan. Sabi ng isang basketball all-star na si Dwayne Wade. Okay, kilala niyo si Dwayne Wade? Sa isang interview niya, kung itatranslate natin sa Tagalog, parang ganito yun eh. Okay? Yung, alam nyo kung bakit ko nagagawa ang magiging successful. O bakit ko nagagawa ito sa lahat ng mga dumadating sa buhay ko. Kasi, ang paniniwala ko sa sarili ko, na kaya ko. Okay? Mas mataas pa sa duda ninyo na hindi ko ito kinakakayanin. Okay? So, ibig sabihin, kung ano yung expectations ng mga tao para sa'yo, huwag kang padadala dito. Kung ano yung expectation mo para sa sarili mo at pinaniniwalaan mo yung sarili mo, iyan yung sundin mo. Huwag mong hayaan ibang tao ang sumira ng pangarap mo. Okay? Unang-una, hindi sila ang nagbabayad ng monthly bills ng telepono, Meralco, tubig, at ang masakit, hindi sila ang nagbabayad ng pangmatrikula ng mga anak mo, and at the same time, wala silang pakialam kung saan ka kukuha ng kakainin mo. Okay? So, tip number 6, don't let anyone or anything let knock you down. Okay? Tip number 7, believe in yourself. Believe in yourself. Okay, maniwala ka na kaya mo lahat ang isang bagay sa simula pa lang ng buhay mo, champion ka na. Kasi, kung isipin mo, kung gaano kadaming mga sperm cell ang lumalabas sa tatay mo, okay? Milyon-milyon kayong nag-aagawan. Nagkakarera, nagpapaunahan, makapasok sa egg cell. Okay? Pero, tandaan mo, napakadami yan. Pero, ikaw yung nauna. Okay? Ikaw yung maswerteng umabot doon na dumaan sa fallopian tube everywhere na papunta sa ovary or something, kaya ka naging tao. Okay? Doon pa lang panalo ka na eh. Di ba? Imagine mo, kung ikaw yung nauna, o ibig sabihin, kung ikaw yung nakikinig or nanunood ng article na ito o ng blog na ito, ngayon, maniwala ka, kayang-kaya mo. And I'm sure, magagawa mong maging successful sa kahit anong larangan na gugustuhin mo. Okay? Magtiwala ka sa sarili mo, kaya mo. Hindi sila talaga ang magbibigay ng pangarap na para sa mga anak mo, sa pamilya mo. Ikaw ang tutupad at gagawa ng pangarap mo para sa kanila. Maniwala ka sa sarili mo na kayang-kaya mo itong gawin. Okay? Huwag yung darating ang panahon. Nako, wala yan. Akaw! Eh, bukas wala na rin yan. Titigil din yan. Tandaan mo, ang challenges laging nandyan. Mas magkaroon ka ng motivation, i-challenge mo yung sarili mo, huwag mong i-challenge ang kahit sinong tao. I-challenge mo yung sarili mo. Bakit? Kasi kung challenge mo yung ibang tao at nanalo ka, di ba? Given yon. Pero pag challenge mo yung sarili mo at natalo ka pa, sarili mo na lang yun, hindi ka pa nanalo. Okay? So, yun lang po yung sasabihin ko. Number 7 tips is believe in yourself. Okay? Number 8. Okay. Learn something new every day. Okay? Kailangan mo magkaroon ng iba't ibang kaalaman araw-araw. Okay, ito yung pinakamagaling na ginagawa ng mga taong naging successful. Hindi sila tumitigil sa pagkuha ng mga bagong kaalaman. Lahanin mo ang famous quotations. Okay, meron po tayong quotations. The level of your learnings determine the level of your earnings. Okay? Maganda po ba? Okay, masarap kasi yung lagi kang may natutunan bago. Araw-araw. Okay? Huwag katutulad sa kadamihan na pagka-graduate ng school, akala nila tapos na yung pag-aaral nila, kaya hanggang doon na lang nalaman nila. Okay? Kasi bakit? Tinuturo ba sa school kung paano kumita ng pera? Di ba? Tinuturo sa school, mag-aral ka ng mag-aaral, pagka-graduate mo, humanap ka ng trabaho. Okay? So, wala kang gagawin kundi maghanap ka ng trabaho. Paano kung wala kang makita ng trabaho? Paano kung walang tumanggap sa'yo para sa trabaho mo? Okay? So, sa buhay, walang hanggang pag-aaral. Kahit nakatapos ka na, lalo na sa larangan ng negosyo, pag-aralan mo lahat yan, matutunan mo yung lahat ng bagay, dapat araw-araw may mga bago. Life has never stopped teaching, so you shall never stop learning. Kahit na po sa pagiging isang speaker, speaker is a talent, okay? Speakership is a talent.
Okay? So, kailangan palagi mong aralin yan. Palagi mong dagdagan yung kaalaman mo. Bakit? Kasi araw-araw nagtotalk ka sa mga tao. Ay, nakaw! Alam ko na yan. Nakaw! Ganito yung susunod yan. Nakaw! Ganito yung ganyan. So, ibig sabihin, boring yung mga tao. So, kagaya mo, araw-araw, naboboring ka din doon sa mga araw-araw kapag nasa bahay ka lang, ano una mong pupuntahan pagkagising mo? Maybe, kusina. Then, sala. And then, banyo. And then, kwarto. Kung ikaw ay isang batugan at wala talagang ginagawa. Iyan ang daily routine mo. Of course, alam ko yan, mangyayari at mangyayari sa iyan dahil nangyari din sa akin yan. Okay? Wala kang ibang pupuntahan, maboboring ka. Wala kasing ibang nararamdaman kung hindi iyon at iyon din araw-araw. Okay? So, sa madalit salita, kung ikaw ay papasok sa isang negosyo, kailangan mong tumuklas at mag-alam or pag-aralan araw-araw yung mga bago para sa ikagaganda ay kauunlad ng negosyo mo. Okay? Number 9, have faith. Okay? Magkaroon ka ng pananampalataya. Faith ay iba sa think positive, no? Kasi ang faith, sinasabi nila, is think positive. Eh, magkaiba po yun. Okay? Malaki ang pinagkaiba nila. Think positive ay pag may masamang nangyayari. Okay ka lang, wala lang sa'yo. Kasi positive pa rin ang iniisip mo. Di ba? So, maaaring iniisip mo na hindi lang ikaw ang mga ganyang problema. Mas madami pang mga malala ang sitwasyon. Marami pong may problema. Pero para sa'yo, positive ka pa rin. Habang ang faith, kahit anong mangyari, naniniwala ka na mangyayari at mangyayari ito. Kahit sobrang sama na nang balitang dumarating sa'yo, alam mo na ibibigay sa'yo sa tamang panahon ang mga bagay na gusto mong makuha. Diba? Dahil naniniwala at nananampalataya ka na ang isang bagay ay makukuha sa tamang panahon. Okay? So, meron pong isang kwento, naalala ko, ibig sabihin, ito po yung nabasa ko dun is, meron pong isang village, okay, nananalangin po sila na sana umulan, no? Kaya sana po magkaroon ng ulan, okay? Pero, nagdadasal po sila na gusto nilang umulan, pero iisang bata lamang ang may dalang payong. Number 10. Okay, number 10. Ito po yung pinakahuling tip ko para sa inyo. Have fun. Okay? Isa sa mga famous na line na naririnig ko habang pinapanood ko yung isang favorite movie ko na Three Idiots, yung lines na do your passion, do your profession. Kung pipili ka ng kahit na anong career, make it sure na masaya ka. Dahil kung hindi ka masaya, hindi ka talaga mag-excel sa ginagawa mo. Okay? Kung masaya ka sa ginagawa mo, kahit na anong hirap, challenges, problems, kahit ano pa ang dumating sa'yo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mong harapin, hindi mo yan masyadong mararamdaman dahil happy ka. Okay? So, kung halimbawa ikaw ay empleyado ngayon, kung halimbawa ikaw ay nagtatrabaho ngayon, di ba? Pero pumasok ka sa isang network marketing, pagtitimbangin po natin ha, kung alin saan ka masaya. Dito, sa pagiging empleyado, malaki ang sinisweldo mo. Diba? Malaki ang sinisweldo mo. Pero, nung pinakilala sa'yo ang isang networking or isang negosyo, masaya ka dito. Ang sweldo mo dito, sabihin natin 1,000 per day. Pero dito, ang kinikita mo lang is 500 pesos per day. Okay? 500 pesos per day. Pero, dito ka sa networking masaya eh. Bakit? Kasi, kung saan ka masaya, doon ka talaga mag-i-stay. Parang relationship lang yan, di ba? Kung saan ka masaya, kung sino yung kasama mo, doon ka mag-i-stay. Okay? Hugot-hugot lang, paminsan-minsan. Okay? So that all folks, ito po si Nelson Cabrera, and this is the Business TV. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. So hanapin nyo lang po yung mga descriptions ng video natin para po makatulong. Kung meron po kayong ibang mga tanong, ibang mga suggestions, na gusto nyo na pong i-vlog natin or i-video natin, just comment. Write down below or directly PM me or message me www.facebook.com/NelsonBusinessTV. Hanggang sa muli po.
Maraming maraming salamat po. Bye-bye! Caught in the crossfire.